Ang Biak na Bato National Park ay isang protected area sa San Miguel, Bulacan. Mahalaga ang naging papel ng bulubunduking lugar na ito sa kasaysayan. Sa mga kuweba rito, nagkuta ang mga revolusyonaryong Filipino noong panahon ng mga Kastila. Isa sa mga dinadayong lugar dito ng mga adventurer ang Madlum Cave. Kilala rin ito bilang Manalmon Cave dahil nasa paanan ito ng Mount Manalmon. May lalim na 50 meters ang kuweba at ang batuhan sa paligid nito ay gawa sa limestone. Matapos lusutan ang kuweba, tatambad sa iyo ang malalaking tipak ng bato sa katabing Madlum River. Pero babala ng mga taga-sityo Madlum sa mga hikers at turista, huwag na huwag magkakalat, mag-iingay o maninira dahil may nagmamasid sa kanila. Isang kakaibang nilalang, ang taong payawak. Si Mang Carlito Carpio ng Sityo Madlum sa San Miguel, Bulacan, nagpapatotoo sa pagkakaroon ng taong bayawak sa Madlum Cave. Dito nga ako lumaki at dito nga rin ako pinanganak sa San Miguel, Bulacan. Yung taong bayawak, at yung mukha niya, may kaliskes. Na-encounter ko yon nung mag-guide ako sa mga nagpupunta dito na mountaineer. Umakyat sila sa bundok ng Manalmon. Naging maingay sila nung sila'y nagkakaroon ng socials. Nagsasayawan, nagkakantahan. Kasama ko yung isang guide na kaming dalawa nag-overnight. Nung inantok na kami, naya ko siyang umano muna rin sa duyan, maghiga-higa. Nagising na lang ako, nasa lapag na ako sa lupa na. Nagulat ako. Nung makita ko yung mga taong bayawak, nanginginig ako. Ako'y takot na takot noon. May mga nangakaamba sa akin tungkod yung mga taong bayawak na. Yung isang guide na katabi ko, gusto niya akong tulungan, pero hindi siya makakilos daw, yun ang sabi niya sa akin. Naririnig niya, buhay ang isip niya. Hindi lang siya makakilos yung katawan niya para tingnan kung sino yung kausap. Nung nasa isip ko noon eh, maaring saktan kaming lahat. Tapos nakiusap ako sa kanila, napasensya na. Pasensya na po. Nagambala po kayo ng mga kasama ng mga mountaineer. Ako na po humingi ng tawad. Dahil po sila yung naguguluhan sa mga naging panauhin namin mga mountaineer, eh ako humingi ng dispensa sa kanila. Anong makiusap ako sa kanila, yun nga, ibinaba yung mga tungkod nila. Pumunta na rin sa mga gilid ng bato na yun. Samantala, kakaiba naman ang karanasan ni Aling Oring sa sinasabing taong bayawak. Niligawan daw siya nito. Bibigyan po ako ng mga kumikinang na bagay. Hindi po ako kumuha. Kasi ang kapalit daw po noon ay hindi na raw po ako makakabalik. Pag kumuha ako ng isa sa mga bagay na inaalok nila, ay doon na ako kanilang kaharian. Natatakot po ako ng mga panahon na yun dahil pinwento ko, wala pong maniniwala. Sinabihan ko yung mga taong bayawak na nililigaw sa akin na hindi kami magkauri. Kaya kung pwede, maging magkakaibigan na lang kami. Minto naman po sila nung bago po ako mag-asawa. Pero may mga pagkakataon na bumabalik sila. Minsan na hindi mga babala sila. Pag po minsan sasabihin nila na may mangyayari. Kabukha po na nangyari sa BSU. Sabi niya sa akin, bigla daw pumuulan at tataas ang tubig at may mamatay. Hinabi ko po sa ibang tao na mag-iingat. Pero hindi po naniniwala yun. Pero sinabi ko po sa asawa ko, naniwala po siya. Lagi daw siyang sinusundan ng mga ito, minsan para magbigay ng babala. Sa ngayon po ang sinasabi niyang delikado ay may isang bato raw pong inakyat ng mga tao na baka daw po bumagsak. Pinupuntahan po ng mga tao sa Mount Manalmon. Ang gusto po ng mga tao ang bayawak. Ang tahanan nila hindi sinisira, ang baka ng mga puno, magpumputulin, mga bato na sinisira nila, ginagawang mga marmol at ang ilog, ayaw nila ng marumi dahil doon daw po sila nabubuhay. Yung issue ngayon ng Madlum is yung paglabo ng tubig, lalo na pagtagulan. So ang tinuturong dahilan nun is yung mining activity sa headwater ng Madlum River. Sa ngayon, merong mga recorded na mga isolated cases ng cutting oak trees para maprotektahan yung Madlum at Mount Manalmon. Ang DNR po ay nagkakonduct ng information education campaign regularly dito sa National Park. Nang matapos ibahagi ni Aling Oring ang kanyang kwento tungkol sa mga taong bayawak, biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Ang dahilan, nagmamasid daw sa kanyang interview ang mga mahiwagang nilalang.
Naiayos na ako kay Lai? Ala, inaano lang niya yung ulo ko. Ano ba nangyayari, Nay? Mga hindi nyo nakikita, pero nandito sila. Taong bayawak at saka hinawakan nga po yung ulo ko eh. Pinaano po ako sa liwanag. Pinalilihis po niya yung mata ko. Sino po yung taong bayawak? Opo, naano po sila, napapasok. Anong ibig niyo pong sabihin? Takot po sila sa liwanag eh. Yung mga taong bayawak po, kasama po natin sila ngayon. Kasi ngayon po? Opo, hindi po ba nararamdaman? Maniwala man tayo o hindi sa mahiwagang nilalang na ito, ang mahalaga ay ang mensaheng nais itong iparating sa atin, ang pagmamahal at pangangalaga sa ating kalikasan.